financial and health independence. Kumbaga, because of pandemic, we realize how important health insurance is. You know, ngayon kahit gaano ka katanda, gaano ka kabata, gaano ka ka-healthy, pwede kang dapuan ng sakit eh, 'di ba, ng COVID. A lot of Filipinos experience health and health crisis now, and really health insurance is a must right now. We might have medical expenses, especially if we get critical illness, diba? So how much it will cost you when you get sick? So just to give you an idea, ito yung mga pwedeng magastos kapag nagkasakit ka ngayon. Ayan. If you have like COVID-19, ayan ang pwedeng maging expenses, diba? 500,000 to 1 million ang total for your medical expenses. Bakit? Kasi ayan, pharmaceutical products na kailangan mo, tablets, syringes, and everything. Ito, based doon sa blogger and post sa online ni Eric Martinez kung magkano yung nagastos niya nung nagkasakit ng COVID yung tatay niya. So, may mga laboratory test, emergency room use, depende pa yung naging komplikasyon ng COVID sa'yo, di ba? Medication and use of machines, ganyan, 176,000, di ba? Ventilator, ganyan ang price. Room and board, syempre, ma-ICU ka, and then meron kang 5-day regular isolation, so yan ang nagastos. Diba, ganyan kamahal. Dapat meron kang 500,000 to 1 million. Sabi ni Eric Martinez na vlogger, nagka-COVID yung tatay niya in August 2020, 12 days confinement in a private hospital in Quezon City. Total COVID hospital bill niya, almost 900,000. Diba? And, how much does it cost to get sick now? If you had stroke, mag-ready kang 1.8 million. Bakit? Diagnosis, 111,000. Treatment, diba? 1.1 million. And of course, rehabilitation, maintenance, physical therapy, 10 years, that's 607,000, diba? And what if heart attack, diba? By the way, yung mga na-stroke, diba, familiar kayo, mga namatay sa stroke, Fernando Po Jr., mga celebrity near-death stroke, Kim Atienza, diba? Heart attack naman, ayan ang magagastos. 1 million. Kasi diagnosis, 96,000. Treatment, 538,000, more or less. Rehabilitation for 10 years, 342,000. Diba? Heart attack, mga celebrity na namatay dyan, Rico Puno. Recently, blogger Lloyd Cadena, and of course, we all know Ramon Rebilla Sr., diba? Died of heart attack. So, another illness lang, cancer. Diba? Kapag stage 4 ka, meron kang 1.8 million. Kasi diagnosis pa lang yan, 183,000. Treatment, 1.6 million. Rehabilitation for 10 years. Maintenance and everything, 35,000. Mga celebrity na namatay sa lung cancer, if you know Angelo Castro of The World Tonight. And of course, our late Senator Miriam Defensor Santiago died of lung cancer. Diba? So, really, life insurance and health insurance are really important. Of course, health insurance will cover your medical expenses. And then if unfortunate happens, you pass away, you are taken out of the picture, syempre, yung mga naiwanan mong utang, medical expenses, ang magbabayad niyan, yung mga beneficiaries mo. Diba? So, kailangan ng life insurance to take care of those expenses. Diba? Syempre, pag mawala kang magandang iwanan mo sa beneficiaries mo, sa family mo, is pamana, pera, hindi utang ang ipapamana mo, diba? So, let me just share you the importance of health insurance. First is, it will cover or the coverage of expensive medical expenses. So, tulad nga nung na-share ko kanina, diba? Ganyan kalaki ang mga cost of
illness in the Philippines. Konti pa lang yun ang share ko. Marami pang pwedeng maging sakit, di ba? According to Philippine Statistics Authority, most of the 526 billion Filipinos spend on healthcare annually, pero galing sa sariling bulsa. Ito yung mga not covered but by health insurance or policies. Diba? Galing sa sariling bulsa. Kasi yung kanilang mga card, health card or health insurance were not enough to cover the medical expenses that they incurred. So kailangan natin ng good health insurance policy for yourself and for your family so you can avoid the burden of paying medical bills out of your pocket. Another importance of health insurance is lost income replacement. Bakit? Kasi, you know, should you or another income earner in your family get hospitalized or unable to go to work due to medical procedure and worst case critical illness, health insurance coverage will take care of that. It includes a lost income replacement feature. So this will provide your family with a daily cash allowance or monthly to cope with the daily living expenses while your income is being compromised. Again, dahil sa sakit, hindi ka mag-stop ka mag-work eh. Mag-stop na rin ang sweldo mo eh, di ba? Yes, pwede kang mag-illness, sickness claims, SSS, but that is not enough, di ba? Doon lang sa mga sinabi kong cost of expenses, kulang na kulang yon. Kasi ang depende pa yan sa sweldo mo, pero ang sickness benefit ng SSS, sobrang liit niyan. Parang less than 100,000 lang yata. Or yung iba nga 15,000 lang eh. Depende sa days ng confinement mo. Diba? So hindi tayo pwede mag-depend lang dun. Another importance of health insurance is it complements life insurance for financial security. Because together with life insurance, health insurance can keep your family financially secure through these troubling problems. Health insurance can pay for all your medical expenses. And the worst happened to you, your life insurance can keep your family financially secure after their tragic loss. Diba? Kumbaga, nawala ka na nga eh, nagdadalamhati na nga ang pamilya mo eh. Pero sana, yung pagdadalamhati nila, hindi na madagdagan pa because of financial burden, mga kautangan na iiwanan mo sa kanila. Diba? And lastly, importance of health insurance is peace of mind. You know, everyday Filipinos can appreciate the luxury of knowing that their family is safe and financially secure. In case of medical emergency or unexpected condition na kailangan ng huge medical expense, you can feel safe knowing that you have a financial resource prepared for this type of emergency. Diba? May kwento nga dyan eh. Meron nag-share sa amin noon sa may nakausap siya na feng shui expert. Sabi sa kanya, mag-ingat daw siya magtatawid. So, wala, kumbaga, hindi siya believer ng health or life insurance. Talagang pag may kumakausap sa kanya na financial advisor, hindi ko kailangan yan, i-refer na lang kita, lagi niya yung sinasabi. Pero, nung nakausap niya yung feng shui expert, sinabihan siya na, Neng, mag-ingat ka magtatatawid, ha? Bigla siyang kinabahan. Sabi niya, paano nga kung mawala ako. What will happen to the family if I am a breadwinner, di ba? So, bigla siyang napakuha ng insurance, di ba? You know, nung nakaraan din, nagbabasa lang ako ng article, mga celebrity na nagkaroon ng near-death experience, car accident si Rocco Nacino at Raymond Gutierrez and then si Gerald Anderson during taping, muntik na siyang malunod, di ba? Si Ann Curtis, na-sting ng jellyfish, kumbaga poisonous yun, diba? And, you know, just recently, kami ng best friend ko si Isa, muntikan na rin. Kasi, last year, nasa kasakay kami sa jeep na wala ng preno. So, ang ginawa ng driver, nagkukwentuhan lang kami, chika-chika lang kami, hindi namin alam nangyayari. Bigla na lang kaming bumanga sa poste. So, ano nangyari? Tapos sabi ng driver nga na wala ng preno. Diba? So, bigla ko nga naisip noon eh,
what if, diba, buti na lang insured ako. Yun. So, insurance is really important talaga. Especially health insurance. When you have health insurance, magkasakit ka, may makukuhanan ka ng pera. Diba? Hindi ka mahihirapan maghanap ng pera. Diba? Marami ako nakikita dyan, wala na lang nagawa, ang daming mga namamatay kasi they don't have money to pay para sa mga magulang nila, di ba? Na ICU, yung iba naghihingi ng donation, send GCash, ganyan. And also, prevention is better than cure, di ba? So, with medical insurance, with health insurance, you have enough funds para maiwasan yung mga ganyang pangyayari. And of course, to start with your health insurance, you should have savings. You should have extra money for that. At syempre, healthy ka kasi hindi ka naman pwedeng i-insure kapag meron ka ng sakit talaga. Although, depende pa rin naman, pwedeng i-approve. Pero much better na habang bata ka pa, habang healthy ka ba, you should start getting one. Kasi mahirap na sa huli ang pagsisisi. Kung kailan kailangan mo na, hindi ka na pala pwede. Hindi ka na pala insurable. Diba? So, let me ask you something, guys. Sino dito ang nagkaroon na ng hot ex? Ayan. Diba? Let me move that. Ano nga ba yung hot ex? Ayan. Hot ex is actually ganyan, triangle. Hot is for health, opportunities, and time. And then yung ex is for expenses. Kasi ganito ang analogy niyan. Ilang taon ka na ngayon? What's your age now? Nandiyan ka sa top of the triangle. So, with your age now, dapat marami ka pang health, marami pang opportunities, and marami pang time sa'yo. And then when you reach age 60, mas maliit na yan. Mas maliit na yung health mo, mas maliit na yung mga opportunities for you, and mas maliit na yung time. While, at your age now, maliit pa yung expenses mo, pero mas malaki yung expenses as you grow older. Ayan, diba? So, Ganyan ang hot ex. With hot ex, you have at your age now, you have a lot of health, a lot of opportunities and time, but as you grow older, lumiliit yan. And then with expenses, you have less expenses now kasi single ka pa, but as you grow older, nagkakapamilya, nagkakaanak, mas lumalaki yung expenses. And now is the better time to start, 'di ba? To start preparing or getting a health protection and life insurance para, you know, habang maliit pa yung expenses mo.